hurt yourself? Well, I got a splinter in the bone. No. So, hi guys. Ayan o. Gumagawa kami ng shelves doon dito sa closet kasi para ma-arrange na lahat yung mga gamit namin. Kasi instead na siya lang, tingnan nyo, sinira niya yun sa likod. Yan. So, ayusin ko na lang doon sa baba para sa mga damit na rin. So, yan, lalagay ko lang kayo dito. Medyo madilim nga lang kasi wala pang ilaw sa loob. Kasi dito dati meron yun dyan. Tinanggal nila. Tapos yun. Nirinisan ko lang ito konti. Ayan na guys. Ayan na. Diba? Paglagay na kami ng damit. Yung mahirap sa ibang bansa guys kasi ikaw talaga mismo yung gagawa. Lagay ko na guys. Medyo kondito. Malambot. Higpitan lang natin ko.
So, ito guys, kukunin ko ito siya. Lalagay ko doon, oh. Siguro doon ko ilalagay. Or doon. Kasi parang ang hirap dito kasi may bed. Tatanggalin ko yung mga board na yan. Yan, tanggal ko na guys. Kukunin ko na lang yan. Lalagay ko sa labas. Guys, good morning. It's another day. Ayun, yung closet medyo natapos ko na. Tapos, doon, ayun oh, yung second shelves na ilagay ko lang doon. So, dito, maglalagay ako ng isang sheet dito. So, ito nasira yun ni Ed ko kasi yung na, hindi niya ma-fix yung kanyang baston. Ganyan. Kaya, nagkaganyan siya. So, ayusin ko lang yan. Siguro, ha, maghahanap ako ng mga stickers para pang one dito, pang cover. So, ilalagay ko lang kaya dito. Tapos, ilalagay ko lang yung shelves para pagbagyan ng hanger. Kasi dito guys, oh, ganyan siya parang wala pa kasi kaming ilaw dito. So, ito na muna. Mga damit na muna dito. Tapos, sa akin, nasa maleta pa rin. Dito, hindi ko pa natapos. Kailangan ko maglagay ng isang ilaw dito. So, ayan. Nalala. So, dito ilalagay ko lang kayo, guys, ha? Lagay natin dito. Parang yung paglagay ng hanger. So, naglagay na ako dito ng line. May guide na ako kung saan ko ilalagay yung mga bolt. Yan, ganyan siya. Para paglagay ng hanger, at paglagay ng ibang gamit dito. Yan na kayo, guys, ha? Hi guys, good morning. It's another day. At kahapon, medyo na-i-con ko na. Nalagyan ko na ng lampshade doon sa side na yon. Tapos, doon din, nalagyan ko na rin ng lampshade. Kasi madilim yung ilaw namin. Ewan ko bakit ganyan. Ayan, doon. Tapos, yung kortina, kinuha ko lang yun doon sa labas kasi walang kortina. Tapos, paggabi, nilalagyan namin ng yung kumot na makapal. Tapos, dito, nalagyan ko na rin ng isang shelf dito. Shelf ba or shelf? Dito na, ilagyan ko na. Tapos, doon na yung maleta ko. Kasi, talagang maliit lang yung kwarto namin. Tapos, naglagay na rin ako dito. Nilagyan ko na rin ng mga gamit namin. Nilagyan ko dito ng panghanger. Kasi dito ako nagsasampay pag naglalaba kami. So, yun lang guys. Yung sa closet, natapos ko na rin. Tapos, dito, nilagyan ko ng ganito para paglagyan ng towel pag nagamit namin. Or, dyan, sasampay ko sa ginawa kong sampayan. Yun. Ganyan lang kaliit yung room namin. Tapos yung banyo, dito lang next, sa likod lang ng kwan, ng TV. So, hindi din ako makapag
decide kung ano yung gusto ko dito sa loob ng room kasi hindi naman sa amin ng bahay. Nakikitira lang kami. So, pero at least, pumayag yung pinsan ni Murray na maglagay ako ng clothes or ng ng shelves doon sa loob ng closet para at least may mapaglagyan kami. So, yun lang guys. Simple. Sana magkaroon na rin kami ng bahay sa susunod. Pag magkaroon na kami ng bahay, yun. Siguro, makapag-decide kasi pag hindi sa atin, di ba, mahirap din. So, kung ano lang yung meron, yun lang muna pagtitisan. Excuse me. Ayun, so, that's it for today's vlog. Salamat sa inyo, guys. Salamat talaga. So, mahirap ang buhay dito sa US kasi malayo sa pamilya. Tapos, kasi ikaw lang yung mag-kuan dito. Ikaw yung magiging karpentero ka. Lahat-lahat na lang. Doon sa dyan sa atin, sa Pinas, mas maganda kasi hindi malaya sa pamilya tapos may makakatuwang ka talaga. Yun lang guys. So, salamat talaga sa panonood. That's it for today's vlog. Love you.